Kaya mas maganda o, kung magpapapalit kayo ng gulong, pumili na una kayo ng pito sa kilala nyo na tire shop na alam nyo yung quality para at least may babalikan kayo. Pag-usapan po natin ngayon yung tire valve. Marami pong katawagan dito, tire valve, valve stem, o kung mas kilala po sa atin, pito. Ito po yung nakalagay sa gulong natin, daanan ng hangin, tayo magre-refill, tayo magpapasigaw ng hangin. Kaya siya tinawag na tire valve, okay? Sineselyo niya yung hangin. So pag-usapan natin, talakayin natin, kung kailan ba siya dapat palitan, paano malaman kung papalitan na, at yung iba't ibang uri ng pito. Maiksing shoutout muna po kay Mandy Mahay at Shoti. Maraming salamat po sa mga comments na magaganda. Palagi daw po siya nanonood sa mga video ko. Salamat po. Maraming salamat po sa lahat sa sumusuporta sa akin. So yun, tuloy po tayo. Meron po ako rito mga sample. So yun, isa-isayin mo natin yung mga parte niyan para at least maging familiar din kayo. Maganda kung may alam rin tayo, di ba? Tuwing kailan po pinapalitan yung pito, kasi isipin nyo na yung gulong nyo, kailan po ba kayo nagpalit ng pito? Malamang hindi pa ho, di ba? So yun, kaya mahalaga ito. So unang-una po, may dalawang uri po tayo ng pito na ginagamit. Ito po yung rubber type. Saka yung metal type, stainless o alloy type. So may mga thread. Ayan, ito pantrack to eh. So yun, ano po ba yung nasa loob nyan? Nasa loob po nyan, ito yung body. Ayan, body nyan. Ito naman po yung core nya, o yung nagsisil mismo. Ayan, nandyan nyan, nakapasok. Tapos, ito naman po, nakapasok naman yun sya. Ayan, ganyan yung tsura nya. Ayan. Yung metal naman, meron naman siyang grommet. Grommet po yung tawag dyan eh. Goma din. Ayan, nakasalpak dun sa mags ninyo. Ito po, kadalasang ginagamit po to talaga sa mga may mags. Nagpapalit ng mags. O gusto nila mas maporma kasi tingnan nyo, maganda siya tingnan, di ba? Stainless. Maporma siya nga siya tingnan. So yun. Ano ba yung pinagkaiba nila? Ito po, pinagkaiba. Literal. May thread, stainless, bakal, di ba? Ito, purong goma. Nasa loob lang yung tube niya. Ito, pan-track na yan. Depende, kapag ka-track, mahaba, ayun, sa track na ito nakakabit. At pagpapalitan no ito, ito, pinuputol na ho yan. Yan, nakikita nyo naman ho yan, pinuputol na. Ito naman no, ito napapalitan ng goma lang to, yung grommet niya lang mismo. Ayan, napapalitan. Ang problema ho nito, bibihira ho yung nagbebenta ng goma lang. Karamihan no ito buo na, kaya kumbaga magpapalit kayo, buo na lang din talaga. Ayan, kagaya niyan. Sa pantrack, hindi na ho goma. Parang teflon na ho yan, ayan no. Napakatagal ho sumingaw niyan. Sobrang tagal. Matitibay ito mga nasa truck na to. May ito pito na to nasa ano na to eh, sa nakalagay sa mga bus. Ayun, tubeless na bus. Ayun, paano naman po sila nasira? Ito unahin natin yung rubber type. Ayun, nasisira o 'yan, nabibitak 'yan. Ayun. Diyan po sumisingaw 'yan. Pangalawa, nahuhugot po itong tube na to. Nahuhugot po yan sa loob. Magkakahiwala yan. Kagaya ho nito, pinalitan namin ito, nahugot na eh. Yan. Ito naman no, napipitpit yung goma. Napipitpit ho yan. Siyempre, higpitan nyo. Pero ito, kadalasan, pag inihigpitan pa, hindi pa masyadong sira talaga yung goma. Kasi makikita nyo pag sira yung goma nyan, warak na yan. Ngayon, kung medyo pitpit lang, nasingaw, ito kaya pong higpitan yan. Inihigpitan lang ho, kung mawawala ulit yung singaw nyan.
Ayan, ayan, napipit-pit na yung goma na yan, katagalan. Yan siya nasira. Ito naman, pag pan-truck, nabibitak yan. Sobrang tagal na. Kaya napapalitan na yan. At isa pa po, lahat po yan, mapa-stainless, tanso, o metal, o rubber, lahat po yan, sa loob niya, mayroon tinatawag na core. Isa pa po itong dahilan na pagkasira ng piston ninyo. Ayan o, may seal po yan. Pag nasisira yan, dyan na rin sumisingaw yan. Di ba, pansin niyo sa mga vulcanizing shop, pag yung mga tireman eh, nag-vulcanize, mapapansin nyo, nilalawa yan. Nilalawa yan, di ba? Kahit laway nilalagay nila para hindi umausog yun. Pero kung tutusin, pwede naman po ilagay na ng tubig, di ba? Kaya ikaw, nakita nyo yung tireman, nag-vulcanize, nilawa yan, siyempre, tapos i-check nyo ngayon yung hangin ninyo para mag-aala na kayong hawakan. Kasi alam nyo, punong-puno ng laway yun. Kaya pakisabihan nyo na lang sa mga tireman na ano, wag naman laway yung gamitin nyo kasi di naman nakausog yun eh. Di ba? Tubig na lang o okay, may sabon para pag-check nito. Yan. Lahat po yan nasira. Yan. Isa yan. Ito, napapalitan lang mo ito. Hingi lang po ko sa mga tireman. Eh, pwede naman po kayo manghingi kung yan lang talaga yung singaw. Yan. Kagaya nito. Lalo ito yung mga stainless na to. Panasira yan. Ayun, loob niya, oh. Panasira yan. Palitan nyo lang ito. Manghingi na lang kayo sa tireman. Di ba? Solve na. Hindi na kailangan magpalit ng pitong buo. O, paano po natin malalaman kung sira na yan, mga yan? Eh, natural, oh. Sisingaw po yan. At isa pa po, ito. Di ba pa nagpahangin kayo minsan? Kasi yan, nagagalaw yan, oh. Pag nagpahangin kayo, tutulak niya yan para pumasok yung hangin. Pag nagpahangin kayo, minsan, stuck up na yan. Hindi na bumabalik. Kaya todo-todo yung singaw na yan. Kaya palitan na rin yun. Kung nagpahangin kayo, doon rin nasira yan. So, yun po, yun yung mga pito. Diba? Familiar na kayo. Ngayon, ito yung tanong. Tuwing kailan po ba kayo dapat magpalit ng pito? Ang nangyayari po sa atin, pag sumisingaw lang, doon tayo magpapalit. Pero dapat po, ang pagpapalit po ng pito, is tuwing nagpapalit kayo ng gulong. O, check nyo na yung mga pito nyo, baka hindi pa kayo nagpapalit. Check nyo na, pag may mga bitak-bitak na, palitan nyo na po yan. Yan. Bakit humalagay yung pito? Napakalaga po nitong pito na to, kasi pag ito nasira, matik yun, flat agad yung gulong ninyo. Pero pag natusok sa gitna yun, possible, hindi gaano sisingaw pa. Pwede pa kayo makahanap ng vulcanizing shop para maparepair ninyo yung gulong ninyo o mapahangin na nyo lang muna. Pero pag ito, bigla akong dadapa to. Pag ito sira o nahugot na, kagaya nito, nahugot na. Bigla akong dadapa yung gulong ninyo. Siyempre, abala. Diba? Ang mas maalagaw ito, mas mabilis yung umupa to kahit sa ronsa natusok kayo sa gitna. O tube. Kasi diba, pag natusok ko yung gulong natin huwag nyo lang hugutin yon, konti lang sisingaw nun. Maliba na lang, pag hinugot nyo yun, saka yung ba dadapa ng gusto. Kaya, pag natusok kayo, huwag nyo muna bunutin. Pero ito ho, pag nasira, diretso dapa. Kunin nyo na yung spare tire nyo. Huwag nyo dyan kayo, siyang tatanggalin nyo, babalik yung spare tire. Kaya maabala po kayo, di ba? Kaya lagi ho natin ugaliin na i-check tong pito na to. Hindi lang po ito basta-basta pito lang. Mahalaga po ito. Para sa akin, ito yung isa sa mahalagang dapat kine-check lagi. Yung pito ko lagi tayo nagpapalit. Kasabay ng gulong natin. O hindi lang po ito yung kung kailan may gatla na, kailan may bitak na, kailan sisingaw, doon lang siya papalitan. Papalitan nyo po ito pag nagpapalit kayo ng gulong, isabay nyo po yan. SOP po yan. Mura lang naman po yan eh, pero may mga naglabasa po nito na fake. So, ingat po kayo doon ha. Kaya mas maganda o, kung magpapalit kayo ng gulong, pumili na una kayo ng pito sa kilala nyo na tire shop na alam yung quality para at least may babalikan kayo. Kasi kung hindi nyo kilala yung shop na binilan nyo nito, pag nahugot ka agad, may mga na-encounter kami nito, pumupunta rito sa amin bagong bili, nahuhugot ka agad, naihiwalay ka agad. Ganyan o. Naihiwalay ka agad yung tube na to. Ayun po yung mga naglabasa na mumurahin pero mahal nila binibenta.
masyado kong mura yon, tapos yung quality wala rin tibay. So mas good, doon po kayo sa shop na pinagkakatiwalaan yung tire shop, bumili kayo doon. Just in case, magkaroon naman singaw, papalitan po nila yan. Basta defective. Okay, at maidagdag ko lang, isa po pong nakasira ng pito natin, yung tire sealant. Yan po, may video na po ako dyan ha. Huwag po tayo maglagay ng tire sealant, please. Pag naglagay kayo ng tire sealant, posible masira yung pito nyo, mawawala sa wheel pala. Hindi naman tayo araw-araw na paplat, di ba? Eh, ilang beses pa tayo mapaplat? Ba't ka pa maglalagay ng ganun? Kung iwas abala, kung iisipin nyo na may iwasan nyo yung abala, kaya nyo pong iwasan yung abala kahit walang tire sealant. Ugaliin nyo lang po magpa-check ng tire pressure ninyo, may iwasan nyo po yung abala. Kasi kung lagi po kayo nagpapacheck ng tire pressure, may isang mababa dyan, nagulong, pwede pahanginan nyo ng mataas, dalhin sa vulcanizing shop, di kayo magtatanggal ng spare nyo. Ganun lang yun. Napakadali lang nun. Maliban na lang kung mga malalaki talaga tumusok. Pag malalaki yung mga tumusok, biglang dadapa na yun. Pero kung maliliit lang din, pahanginan nyo ng mataas yun. Hindi ba sa basasisin nyo yun? Hanggang makahanap kayo ng vulcanizing shop, sa kanyo pa i-repair. Okay? Huwag nyo pong kakalimutan ha. Papalitan nyo po ito pag nagpapalit kayo ng gulong. Dito, may na-encounter namin sa mga customer. Pacheck nyo kung pito ko kung pwede pa ha. Check nyo kung may singaw. Check kung may singaw. Kung wala, hindi napapalitan. Mas good po, palitan nyo pa rin. Mura lang naman po ito eh. Diba? Ganun lang po yun. Magandang araw po ulit sa inyo.